There be many that say, who will show us any good? Lord, lift up the light of thy countenance upon us. Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increase. Away, sabay. I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Let's pray, Lord, na salamat sa iyong masalita. Series na ito, Lord, we pray na kayo pagpalain, especially malaya kami, Panginoon. Ang gahat ng salita, Panginoon, malamin lang namin, ano yung nakasulat dito, ano yung sabi niyo, mensahe. I pray na bawat isa, especially mga nagmamahal sa inyo, tulad sinabi niya dito, mga special ones, yung pointing niyo sa amin. I pray also, mag-desire kami na mabilong kami doon sa talagang mga godly people na kung saan kayo nadidelight talaga sa amin, natutuwa, nagsiyahan, Panginoon. So, malaman namin yung mga privilege niyan nila at enjoy namin yan. Kaya po nawa ay mabilong nga po doon sa grupo ng mga taong yun. Malulugdan niyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Yun. Hindi na, dito na po tayo sa ano. Pen. Dito na. Aiden. Shana. Ayan. Dito na, Pen. Ayan, dyan ko na. Okay, good afternoon po. Lahat. Title natin ngayon. So medyo mabilis lang to, pero tsaka mga simple yung mga points natin. Pero still, maging pagpapala naman. So, ang title natin ngayon, ang sabi kanina, ano bang aking yun? May kapag. Kaya dito sabi dito, verse 3, no? So, sabi dyan, the Lord that set apart him that is godly for himself. Sa Tagalog, binukod ng Diyos para sa kanyang sarili mga maka-Diyos. So, title natin is Special ka ba? Yun yung sabihin, special yun. So, mayroong grupo dito, ito isang libutan, ito yung mga anak ng Diyos. Mas mayroong pang godly. Okay? Parang kahit sampu yan, ano rin, mayroong kayong sampung sasakyan, anong paborito mo dun? Depende. Pero wala tayong gano'n, kaya huwag natin mag-isip. Iba na lang, no? Cellphone. Ano yung marami tayo? Bike. Mayroon kang bike na pang akyatan, pang road, mari lang. Ano yung paborito mo doon, no? Lalo kung marami yan. Anak mo, sinong paborito mo? So huwag kang mag-favoritism, ha? Pero minsan di maalis, may paborito ka kasi ginagawa yung gusto mo. At maayos, di ba? So, mga estudyante, sino yung paborito ng teacher dyan? Top one. Top one lagi? Top 7. Ay, suplado. Yan. So, depende nga sa character ng tao, di ba? So, pag magulang ka siyempre, lahat siya mahal mo, pero may ibang nag-stand out din siya kasi malambing, sinusunod yung ano mo. Yan. So may paborito rin talaga eh. Pero again, hindi paboritong paborito lang na ayaw mo sa iba. Hindi mo gampanan yung kailangan mong gampanan sa iba. Hindi naman ganun. Pero dito mismo makikita natin may special eh, no? Set apart eh. Hiniwalay niya. Dito. Dito na kayo. Okay. So hindi hiniwalay ito sa ano ha. Pangit ha. So meron kasing hinihiwalay din. Kunwari, meron kang mga prutas, hiniwalay mo yung bulok. So, set apart din niya. Pero dito, obviously, ito ay positive. No? At kung maalala niyo yung set apart na word, no? Yan ay pareho lang sa holy. Alam niyo ba yun? Holy, set apart. Ibig sabihin, hiniwalay. Ibig sabihin, special to. Iba to. Okay, kaya sa Diyos mismo, set apart siya. Ibig sabihin, hiwalay. Wala mo siyang pwedeng another Diyos. O meron ka pa pang ibang Diyos. Gino, Diyos mo, yung hindi, Diyos. Pero yung Diyos lang ang Diyos. Okay, malinaw ba yun? So yung title natin, Special ka ba? The Lord that set apart himself. So meron daw grupo niyan. Actually, paulit-ulit din sa Bible, sa Israel, may tinatawag na remnant, di ba? So marami siyang pinili.
kabilang doon sa nation of Israel. Pero hindi lahat yun naligtas. Yung iba doon ay pinurusahan to the point na nag-rebel and then reject. Karamihan nga. Pero may natira. So may ganun. Kaya ang ating usapan natin ngayon, yung special na parang grupo. Okay? So andyan ka yan, andyan yan. Hindi mo maaalis yan sa Bible. Pero kaya ang ano natin ngayon, parang isipin natin, adjective natin, that the brethren may desire to be set apart by the Lord and actually enjoy it. Ang hirap, pati sabi kanina, top 1 daw, paborito. Hindi rin. Magaling talaga siya. Hindi ko naman gagrade doon yun dahil paborito ko, di ba? Obviously, may mga top 1 na dahil magaling talaga. Okay? Sipag. So, gusto rin ng teacher yan, pero may... So, again, iba yung favoritism. So, sana nakukuha niya siya sabi ko. And ma-enjoy natin yung katuloy, mga top 1. Hindi naman minsan nila enjoy yan kasi iba nga dyan. Sabi nila, ayaw na yun nila mag-aral eh. Nag-aaral lang sila kasi yung expectations sa kanila. Hindi nila enjoy. Enjoy nila, palakpakan, and then ano na. Sa trabaho, siguro, papaboran. Kapag gandun ka na, pag hindi talaga para sa'yo, or hindi mo alam kung para sa'yo yun, no? Hindi mo ma-enjoy. Okay, lalo na pag napansin mo na andun ka na, matalino ka nga, ginagamit ka naman ng mga politiko or something. Kung sino may pera, mag-enjoy ka ba doon? Lalo yung mga accountant na, mga galing din yan, di ba? Pero napaka-prone daw niyan sa kasalanan. Didiktahan niyan, no? Bakit ganito to? Dapat ganito to. Sandali, ito yung nasa record ko, hindi. Ganun yun. Sige po. Hindi mo ma-enjoy yun, di ba? Kahit ang talino, dinidiktahan ka lang kung sino yung loko-loko. Amen? Kaya yun ang ano natin ngayon, gusto natin, mabilong tayo yung mga privilege na grupo. At again, hindi yan unjust. Kasi ang Diyos ang namili. May sa Bible, may unrighteousness ba sa Diyos? Wala. So, kaya yun ang ano natin. Pwede mo sabihin paborito, pero kaya ano, special sa Diyos. Okay? Again, kung special ka sa Diyos, di gampanan mo na lang yung dapat, hindi kailangan magkaingitan. Dahil again, walang unrighteousness sa Diyos. So, ano yung mga bagay, things that the special people enjoy? Special people, okay, sa context natin, okay? Ano ba ito para i-desire natin? Kasi mga ganda ito. So, yes, may tayo 4-7 points, napakaikli. Parang alam nyo na ito eh. Pero dito lahat sa ano. Kita, ano yung mga na-enjoy nila? Na sana i-desire din natin. At mga desirable traits talaga to, desirable, napakaganda mga bagay na to. So tara, gustuhin natin. Ayaw ko niyan. Huwag sana lang ganun. Okay, number one. Ito pa lang, alam ko, sigurado gusto niyo lahat. Sino dito yung di pinapansin minsan? Magsasalita ka. Pansin mo na ako, may kukwento ako sa'yo. Mamaya na. Hindi, naantok ako eh. Eh, sige, naantok eh. Eh, ano yun? Ano na lang ito kapag ganun? Nakabukas ba yung bintana? Ha? Okay, sarado po. Nalalamig yung ba kayo, ha? Pakicheck nga yung mga bintana. Sarado. Isa na ako. Yan, sino dito hindi napahinggan? Isa. Ako nung bata ako, hanggang ngayon naman, medyo mahina akong magsalita eh. Napansin nung, kaya minsan hindi ko rin masisi. Pero, ang hina ng boses mo kasi, kaya hindi, kaya. So, pero iba, minsan, kaya hindi pinapansin ano. Minsan, walang sense yung masasabi mo eh. Doon, kausapin mo yung sino doon. Yan. Ito, anak mo yan. Minsan, walang sense eh. Kasi anak mo yan. Papakinggan mo. Nakita niyo yan. Ano ba? Sino pa yung mga hindi natin pinapakinggan minsan? Lasing. Walang kwenta yung sabihin. Mabaho yung hininga. Yung iba naman, yung mga mayaman. Ayaw sa mga hirap yan. Tsaka ano, di ba? Alam mo, mga peral lang ako nito. Mga politiko. Politiko nga. Totoo yan. Ako, sino nakinig na Sona? Sino nanood na Olympics? Walang kwenta na nag-aan. Trabaho niya kasi. No? Eh, tama ba yung nakabalitaan natin? Puro mga siraulo daw yung mga ano. Parang last year, ganun din na tayo. No? Olympics, well. Paris pa rin. Oh, Paris pa rin. Maraming din bakla doon, no?
So, yun. Ba't di natin sila pinanood? Wala kang pakialam kung sino manalo dun. Nung una pa siguro, nung unang panahon na medyo talagang, ano, eh ngayon, nadadaya na, tapos yung mga bakla, mga laban sa babae. Oh, gusto mo pa yun. Nagbawal na lang sa iba. Bawal na rin ba sa... Sana, no? But anyway, so sino yung naman pinapakinggan? Ayaw lang kasi, wala kang matututunan. Alam mo, sinungaling, diba? Yun nga, so na, sino nakinig nun? Yung ano, yung debate ni Trump tsaka ni Biden, sino nakinig nun? Bahala kong pakinggan niya kasi daw, nakakatawa daw eh. Pero napakinggan ko yung ibang part. Si Biden nag-shutdown, eh, parang robot na ano. Ay, hindi pala yun. Parang matandaan na kasi. Ngayon daw, ano na, hindi na kandidato. So may mga ganun. Imagine nyo kayo yun. Either mahal nyo pa yun, o magulang nyo, nangihingi ka ng ano. Ang hirap nung di ka pinapakinggan, di ba? So pero alam nyo ba yung mga special people? Mga mahal yan, mga paborito din, eh, no? Isa yun, number one, they are heard. Sabi nyo, hear me when I call. And then sabi nyo, hear my prayers. So verse 3, the Lord will hear when I call unto Him. Ito nyo yun. So pag bilong ka doon, eh, bakit hindi ka papakinggan, di ba? Alam mo, importante sasabihin, totoo, hindi ka lulukohin. At maganda yung relationship nyo, ba't hindi mo papakinggan? Ang Diyos naman ay all-knowing naman siya. Kaya niya tayong, kahit ina tayong million, billion nag-pray, kaya niya yun eh. Amen? So yun yun. So kaya, sana desire natin di yung tutulog-tulog ka dyan, wala kang pakialam minsan sa Diyos. Oh, eh kung hindi ka belong doon, anong hirap? Eh kabaliktad noon, para si Elijah na nalangin, Lord, 3.5 years, wag, yun talagang pinakinggan siya, kaya hanggang sa New Testament, kinukod siya eh. Di ba? Hirap, pareho lang to, tao lang din naman to eh. Bakit nag-pray siya at pinakinggan ng Diyos, napaka-imposible. Oh, kasi nga, alam ng Diyos na para yon sa kabubuti na ng lahat, no? Sa kalooban ng Diyos yun. So, of course, yung iba doon, alam niya yung kwento kay Elijah, yung iba, natauhan eh. So, minsan, parang ganyan, parang gusto kong manalangin yung Lord. Kaya, sa Paris daw, nagkaroon ng power outage after ng, yun, totoo yun, posible din. Di ba? Sana nga, mamatay na lang, magka-brain cancer yung mga baklang ano doon eh. Minsan, papanalangin ko. Kasi hindi ko rin sila pinanood, kaya hindi ko alam. Kaya, pag medyo matindi talaga. Gusto ko Lord ng cellphone, eh kailangan mo naman talaga yun, okay ka naman. Diba? Ang sarap ng ganun, mag-ano ka rin, kasi hindi ka rin naman sosobra, kasi alam mo naman din yung kailangan at hindi mo kailangan. So pinapakinggan ka, no? Nakikinig ba kayo? Salamat, nakikinig kayo sa akin, no? Kaya ang dami dyan, di nakikinig sa akin. I-invite ko, like and subscribe. Wala. Ayaw. Talaga. Eh, pag yung Diyos na nakikinig sa'yo, wow, di ba? Kaya ganun, lagi kayo mag-pray, huwag kayo sinungaling sa Diyos. Lagi siyang iniisip. May-enjoy niya yan, yung privilege na yan. I consider that some would not even be noticed of or have access. Yung mga unsaved. Napakinggan ba sila sa ABS-CBN? Kunwari may morning prayer, may evening prayer. Alam na alam mo, hindi alam yung Bible eh. Anong pinag-aano doon? Puro hingi lang, puro hingi. At mga generic lang naman. Kung ano, parang kinopia lang eh. Kinopia sa kung sinong tunay na Kristiyano, kinopia lang. Kalaan na naman nila, applicable sa kanila yun. Oh. So yung iba naman, mga special na tao, hindi mo basta-basta makakausap yan. Ano ba number ni ano? Ni Bongbong Marcos. Tawagan ko nga. Una, hindi mo alam. Alawa, kahit alam mo, iba sasagot sa'yo dun. O, ano kailangan mo? Sino ka ba? Sino ka ba? Ba't ka nakatawag? Amen? Eh kung sa Diyos nga, pinapakinggan ka, gaano kalaki privilege yun? May access ka, papakinggan ka pa, eh, siguraduhin mong bilong ka dun. Totoo lang, kasi alam, last, mas magaling ang Diyos mag-filter minsan. Pero hindi siya nag-filter ng hindi maganda o hindi tamang dahilan or
ang tawag doon, qualification, no? Hindi ka, magkano ba sweldo mo, ha? Hindi ka pwede. Hindi ganun ang Diyos. So, pero then, again, wala yan, hindi ka ligtas. Pray-pray ka dyan, maligtas ka muna, anak ba kita? Tatawagin mo siyang tatay? Ano ka? Anak sa labas? Hindi. Hindi nga anak eh. Diba? Number one, the things that special people enjoy, sila'y pinapakinggan. They are heard. Number two na. Hindi ko na inelaborate yung pero nasi, ano natin, hear me when I call. Diba? Yun ang kahilingan niya. Tumatawag ako, pakinggan mo naman ako, or dinggin. Actually, oh, isa sa mga quotation ng heard is actually parang minsan, di ba, pag dininig ako ng Diyos, ibig sabihin, grant na rin yung ano, di ba? Pinakinggan ka, kaya niya ma-grant yung, kaya niya bigay, binigay niya. So, hindi lagi ha, pero, again, nasa kanya kung didinggin ka niya o bibigay yung gusto mo o hinihingi mo, pero yun ang desire natin. At sabi dito, yun ang in-imply dito, no? Let the host enlarge me when I was in distress, parang kanina umaga. Have mercy upon me and hear my prayer. So yun. And then sabi dito, but know that the Lord has set apart him, in title natin, the Lord will hear when I call. Andun yung confidence niya. Kasi belong siya dun eh. Sa mga special sa Diyos. So number two na, sabi sa verse 2, sabi dyan, O ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? So medyo nag-focus siya sa ibang mga klase ng tao. May mga tao daw na yung glory, maganda yan, di ba? Positive. Ginagawang shame. Familiar ba kayo sa term na yon? Sa Proverbs, marami yan eh. Pati yung Romans 1, di ba? O, anong sabi doon? Kaya yung mga naging bakla doon, yung mga naging reprobate, yung katotohanan, ginawang sinungalingan, di ba? Hold the truth. Ano ba yun? Masahin ka na nga. Who hold the truth to a lie. Number 20. Who changed the truth of God into a lie. Okay? So, binaligtad. So, pinaka, ano dyan talaga, yung mga reprobate, yun yung mga karat. Kasi sino yung sinahulo sa Dabao? Kibuloy. So, maraming tinuturong tama yun. Pero, inukopya niya lang muna, hindi siya ligtas. And then, bigla niya ito-turn yun, ito-twist yun, para maging pabo sa kanya lang. Nakita niyo yun? So, galit na galit ang Diyos doon. So, yung iba naman, yung maraming pang glory, ano yung mga gandang ginawa ng Diyos? Yung kanta natin, the heavens declare His the glory of God. So, yung heavenly bodies, na sun, moon, stars, ang ganda niyan eh. So, enjoy mo na lang. Dapat ang mangungusap sa inyo na dakila ang Diyos, magaling siya, makapangyarihan siya. Anong ginawa ng iba sa sun, moon, and stars? Ginawang astrology. Uy, yung star ngayon, naka-align doon, oh. Huwag kang mag-iingat ka, baka ano ka. Ginawang kahiyang, katangahan pa. Ayan ang Bible. Oh. Sabihin na iba, uy, sabi dito, oh. Ano ba yung inaano ng flat earth? Ano ba yung nagamit nila dito? Ginagamit sila sa Bible. Corners, okay, ito may corner. Ibig sabihin, di bilog. Corner eh. So, katangahan, di ba? So, ano pa? Yung... So, glory of God na yung magandang bagay, ginawang katangahan. So, yan po yung mga iba. So, huwag tayong ganun, parang sinasabi. And then, how long will you love vanity? Meron pa akong dinidevelop na ano dito eh. Sermon dito. Eh, talagang mga walang kakwenta-kwenta. Ano pa yung maganda ginawa ng katawan? Ang ganda yan, oh. Saan dapat gamitin ang katawan? Ha? Ganun ba dapat? Palaki mo na sobrang laki dito. Para kang ano. Wala naman, ganun ka lang ganun. Anong pakinabang nun? Johnny Bravo. Johnny Bravo, magbibrip ka lang pangit ng tingnan.
Kasi yung mga babae naman, pag ano naman, oh, maganda yung babae, di ba? Para sa asawa mo dapat yan. Oh, gamitin mo doon para ano sa'yo, main love sa'yo. Buo kayo ng pamilya, di ba? Anong ginawa na iba? Binenta. Naging cheap, di ba? Oh, i-view mo lang to, i-like mo lang. Pakita ko kahit ano dito, sira ulo, no? So yung glory, naging shame, kahihiyan. Ano pa, yung talino din, di ba? Tatalino ng iba. Sa alim na gamitin sa tama, maayos, may pakinabang tayo pare-pareho ng Diyos, mag-glorify. Ala, anong ginawa? Nag-theorize-theorize ng ano-ano, paliwanag, ang ganda ng vocabulary, sablay-sablay naman. Di nakahiya, naalala ko siya na yun. Minsan lalay ko dito yung keynote ni, ano, sino ba ito, si Hawking, sino ka ganun? Sabi niya, malimutan ko, sabi, ano ba ang purpose ng Earth, di ba? Ano bang, what is meaning? Ano, ayan. Tinitingnan natin, parang walang meaning. Siguro, wala talaga meaning to. Oh, di ba? Talino ako. Ano ulit? Pakiulit nga. Yung mga gano'ng statement niya, kahit matalino. Sablay. Si Bill Gates meron din eh, pero alimutan ko. Masyadong mahaba eh. So yung glory ngayon, nagiging kahihiyan. So yung ano ba, katalinuhan, yung ating katawan, wisdom, health, ayun, magitan natin. So, gamitin natin sa maayos. Pwede tayo maging kahiyahiya. At yun nga, yung mga bakla, di ba? So, ang gandang ginawa, pogi mo, tapos gagawin mong, susubukan mo yung kabaliktara mo yun, babae, gagayahin mo. Di, tanga mo naman, parang yung pogi mo, sinayang mo lang. Eh, paano, pangit talaga. Pogi pa rin yun, kaysa naman gawin mong bakla yan, lalong mapangit yun. Pogi pa rin yun, kahit anong itsura, basta lalaki-lalaki. O, dyan ka lang sa, ano, stay ka dyan. Tulad dito, wala mong makitang pangit dito, meron ba? May bakla yun, pangit talaga yun. So yun, so bakit nabanggit yun? Ito pa yung love vanity, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Papasok dyan po yung ano, medyo ano ko na to ha. Kasi hindi ko matapos pa yung ano eh. Ano yung mga mahal mo nung walang kakwenta-kwenta? Sa internet lang, tingnan mo dyan. Sabi nga sa inyo, kahit ngayon may gano'n tayo sa YouTube ng viral. Lacho, walang kakwenta-kwenta. Iba sayaw-sayaw, iba lande, yung iba... Pero minsan nakakatawa din yung ano yung ginaga yung hydraulic press. So lahat doon yung laruan, yung isa nakakatawa rin, pero isip-isip mo, ano, wala, mga sayang oras mo doon, talamang oras, lahat sinusubukan niya, ipiti niya lahat, laruan, pagkain, eh, pinapanood mo lang kung paano, mga ganun. Yung ba, sumasabog, mayroon pang bala, may granada, loko-loko to, no? May nakakatawa, pero pag sinuma mo yun, parang walang kwenta, di ba? Ano pa? Kahit yung mga pelikula na paulit-ulit lang, babaguhin lang ng konti, yung isa Superman, yung isa... Ganun din, Batman. So, yun yung kabaliktaran, ha? So, yung sick leasing naman, kasi nungalingan naman yan. Kung napansin nyo dito, medyo pinag... kumbaga side by side niya. Jokes tapos ba tawag doon? So, ibig sabihin kasi, yung mga walang kwentang bagay, may kasinungalingan doon eh. Diba, pag pinapanood tayo isang pelikula, nakala mo interesting at meron kayo yung ganun yung twist sa kwento, bandang muli, sinasayang lang pala yung oras mo. Okay? Ina-exploit yung iyong pera mo, para manood ka doon. Bibitinin ka pa, ganyan yung mga ano, diba, mga series. Ang nakaraan, abangan ang susunod na kabanata. Bitin na bitin, wala alos nangyari. Di ba? Ikaw naman, uy, mapanoodin ko ulit bukas. Kasi wala, hindi ka nag-iisip yung ano yung mabuti sa'yo eh. Di ba? May hamong kasinungalingan doon. At lagi yung mga sa TV, abin, yung mga spill yan lahat is ano, makabuti sa'yo, para ma-entertain ka, masaya, ganyan-ganyan. Pero actually, hindi. Nakukulta yung utak mo dun. Abang ng mga walang kabagay-bagay na ano. So, nasa na ba ako? Yan. Kaya number two, kaya ang tag dito, inaano niya eh. Pinapakita niya sa atin yung dapat nating iwasan. Okay? Nakita mo itong mga Sons of Man na to?
How long will you turn my glory to shame? Hanggang kailan? Okay, tapos yung mga walang kwenta-kwenta, minamahal mo. Yung sinungaling ka pa, kaya worth number two natin, yung mga, obviously, yung mga special kay God, sa Panginoon, iniiwasan natin yan, no? So, we avoid waste. Yun ang point number two. Okay ba yun? Pag naiiwas ka sa mga bagay na walang kwenta-kwenta? Of course, ang dahil walang kwenta-kwenta ang bagay. Kaya kami itong mga bata, inaano natin ang maaga mag-mature. Mas fair na kayo dyan. Huwag na kayo dyan, parang nakatrap kayo dyan. Pinapaikot-ikot lang kayo. Gusto nyo yung paikot-ikot kayo. Nakakita nyo yung daga na ginamit, ano? Ay, enjoy, gusto kong enjoy yung daga. Nakakatuwa, oh. Diba, gaganan yun. Hamster man yan, o pusa, di ba? Ganun. Ikaw tuwan-tuwa, pero mamaya nagsasawa na yun, eh. Yung sa palagi mo, yung pusang gumagano, oh, tuwa yun. Siguro, si pusa naman. Eh, kung ikaw yun, walang kwenta yung buhay mo noon, yung oras mo, yung energy mo. Isa, parang ganun tayo, ginagawa tayong ganun ni Satanas, eh. Pag tayo naman ay syunga-syunga din. Diba? Cellphone ka na cellphone. Ay, itong stage naman na to. Tapos, ito namang stage na to. Ganun din naman. Eh, ngayon, chess. Maganda sana yung chess, eh, no? Pag-fellowship, para nagkakaroon. Ngayon, chess, kalaban mo, computer din. Hindi, wala ka mo lang. Ay, galing ko. Yung computer, hindi nangatawa sa'yo yung computer kasi wala yun, eh. Naka-record lang yun, parang ganun din yun. Parang niloloko lang tayo. So, pag tayo, I believe, belong tayo doon sa godly, na sinasabi din na special sa Diyos, iniiwas siya tayo doon na. Pansinin nyo, kahit mga adult po ngayon, kumpara nyo sa atin, for example, kay Brother Jim, nagkukumpara kong isang office mate niya doon na parang equivalent lang sa kanya. Hindi sila pareho. Siguro sa trabaho, pareho ginagawa nila. Pero outside of work, hindi pareho. Iba na mag-iinom, mas magbobolahan at maglolokohan. At yun yung buhay sa kanila. Pangit. Walang kwenta-kwenta. Walang eternal value. No? Baka nga hindi ligtas, even worse. Di ba? So kaya number two yan. Gusto yung bang mabilong dito? Naano na ba kayo? Sana maatla kayo dito. Kung hindi kayo bilong dyan sa ganyan, yun ang gustuin mo dapat. May mga taong sinet apart ng Diyos. Special people. I-desire natin yun. Number one, sila'y pinapakinggan. Number two, iniiwas sila sa mga langit-langit ng bagay. Pangatlo, sabi si four, sabi dito, stand in awe. Okay, awe. Alam niyo, awe? Hindi awe. Awe, ibig sabihin, wow! Mamangha, no? Tumayo ka na may pag, ano ba sa Tagalog to? Sige nga, sino magaling? Kayo'y magsipanginig at huwag magkasala. Yan sabi ko, wala eh. Pareho ba yung mapanginig? Minsan siguro pag nag-oo ka, nanginig ka, pero hindi lagi. Yan sabi ko, kulang sa Tagalog. But anyway, we stand in awe. Ibig sabihin, wow! Nakakita ba na kayo ng gano'n minsan? Eh, yung mga bata, madaling pahangain yan, di ba? Tumumbling ka lang eh. Ay, isa pa, tatlo, isa pa. Eh, mga cellphone, ano yung mga bata? Kasi bata eh. Ay, ang ganda na, may tumatalon-talon doon. Chuk. Ay, ang ganda niyan ah. Eh, kung tanda mo na, ganyan. Wow, galing naman. Wala na sa iyo yun. Electronics lang, pinaprogram lang yun. Mga LED lang yun na inuutosan nila kung saan pupunta eh. Pinaprogram. Oh. Nahanga ka ba nung matanda ka na? Hindi na. So saan na tayo nahanga? Yung talagang pagtuming ka, ay, kumakain ng buhay ng manok. Nadidiri ka nga doon, pero in a way, ayan, sa Olympics ngayon, di ba? Ayan, ang galing, nakilang tumbling, oh. Ang gasawa ka din doon, eh. So, ay, tumumbling sila. Ano ngayon? Pero yes, in a way, nakakamangha, di ba? Kasi ilang practice yun, meron silang, I'm sure, gaya, yun ba naman, tumatakbo na napakabilis. Pero pag sinuma mo yun, okay, so, ang gaya sa takbo mabilis. So kaya sinasabi dito, sa palagi yung sino yung dapat, sa tayo dapat nakatingin, tapos pag nakatingin tayo doon, contento na tayo. At namamangha ka. Hindi kay pastor. Amen? Yung sinasabi ko yung tungkol sa Panginoon kasi yun.
Ni-describe ko lang, matagal na akong patay. Sana kayo, kung ako mauna, dapat nagpupuri pa rin sa Diyos, naglilingkod kayo sa Diyos, inikilala nyo pa rin kung sino siya. Amen. Doon kayo nakatingin, at yun ang pinapersonal sa buhay. Kaya sabi dito, and sin not. Yun ang gusto kong actually nga na dito. So, pag sa Diyos ka nakatingin, talagang namamangha ka sa Kanya, hindi ka nahanga doon sa iba, di ba? Or katulad niya, sa pag-attend lang sa church, very basic. So, saan ka excited ngayon, di ba? Sa Olympics? Ano? Saan ka hangang-hanga? Ang galing umarte nun, artista. Maarte nga, dapat na ano tayo dyan, arte. Ano ba? Ito, i-relate natin. Commune with your heart. Commune with your own heart upon the bed and be still. So, ang pagkakapareho nito, yung O and be still, parang ano ka lang eh. Ano nga tayo dito? Naka-stand still ka lang o behave ka lang or kasi parang na-amazing ganyan tayo minsan pag nag-iisip ka lang sa bahay. Pag may nag-iisipan mo, may meditate mo kamangang-mangang bagay, ganyan ka lang eh. So, ba't nagkaroon ng unseen not doon? Yun ang gusto kong ano dyan. Kaya ang point number 3, alam mo, pag ikaw hangang-hanga sa Diyos, yung ayaw niya, ayaw mo rin nun. Ayoko na yun, pangit pala yan eh. Kaya misa, inaano ko sa inyo dito yung mga sineselebrate na sa libutan. O, yung ganda niya, tapos bigla akong imamak, di ba? Sino ba? Kaysa daw si, sino ba yung singer na kinahangaan daw nila? Kaysa, ayun, no? Kala ko may sakit na yun eh. Pero naka-recover ata. Anyway, ha? Nagkasakit yun eh. Wala na. Hindi, kumanta nga ngayon eh. Oh, nabalita ako sa Olympics. Anyway. Yeah, so, gusto sabihin doon. So, yung kung namamangha ka sa ibang bagay, ay, kaysa Diyos, I mean, yung kabaliktaran nun, yung, ayaw ng Diyos ng mga iba na mamangha nga dyan sa, ano, hey, Olympics. Anong ginawa nila? Saan ba nila ginawa yung mga drones? So, ganun niya. Gusto nila yung magandang tingnan, mapahanga ka, mapahanga. Wow! Pero wala namang significance actually sa buhay mo yun. At tulad yung mga singer din. Anong magaling kumanta? Ano masabi magaling kumanta? Tumatama yung nota. Okay, o. Ngayon. Diba? Anong meaning nung kinanta nila? Sige nga. Diba? Parang nawi-witchcraft dun eh. So kaya ang pinakasok ko dyan sa point natin, number 3, able to avoid sin. Magaling ba yon? Kung naintindihan nyo, yung iba hindi makatigil, may sinasabi sa Bible na they cannot stop from sinning eh. Wala silang ano, obviously, pag tinagaya mo na automatic yung toto. Diba? May mga tao na pag inopera mo ng kahit ano, kain yan. Kahit kasalanan yan, o ito. Uy, hindi ako to, yung kamay ko lang to. Hindi mo ka, wala kang ability na hintuan yan. Ito kasi pag ikaw ay namamangha sa Diyos, talagang pwede ka na sabihin, huwag ka na magkasala. Again ha, kaya ang point ko dito, walang perfect sa atin. Obviously, walang kaabot sa ganung level of perfection na hindi na nagkakasala. Sinasabi ko lang, still, meron kang abilidad. Okay? Sana nakita niya yung pagkakaiba nun. Yung isa, wala, parang kinokontrol na. Tayo, may choice tayo. Actually, sila yung takot sa atin eh. Kasi iba, automatic na yun. Pag naglabas sila ng ano, bili agad yun. Tayo, nag-iisip pa tayo. At kini-criticize pa natin sila. Amen? Amen. Yung gusto ko sabihin doon, for example, yan nga. Ano yung pagkakaiba ng perfection na yun? Kala, ikaw, nagkakasala ka rin eh. Na ganun laging charge sa atin eh. Pagbaguhan ka, sabi, o nga, nagkakasala din pala ako, and therefore, magkasala na lang ako. Hindi pareho yun, kasi, yung isa, kunwari, 90, yung madalas namin sa trabaho, kasi minamonitor namin yung ano eh. Ang gusto dapat 100%, kunwari, sa 5 million na request, dapat perfect yun, walang mag-i-error dun. Eh, minsan, di may iwasan talaga, may isa, dalawa, okay lang yun, di ba? Ay, hindi okay, hindi perfecto. Mas okay na yung may dalawang mali sa 1,000,000, di ba? O ganun din tayo. Huwag mo nga hayaan na pareho lang yung nagkasala tsaka yung nagkasala. Eh, yung isang kasalanan, kunwari, 100, yung isa lang. O, pareho ba yun?
O syempre hindi. Kaya ginagawa kong big point to, ang anak ng Diyos, especially, topic natin ngayon, yung mga special, yung kinalulugdan ng Diyos, naalala niyo si Job, nagkasala ba si Job? Nagkasala ba si Job? Oh, like ko sinasabi yan, di ba? Nagkasala siya, pero a just and perfect man. Ba't sabi sa kanya perfect? Kasi nga, alam ng Diyos na yung kakayanan ni Job, kahit hindi siya perfect na sinless perfect, still, nagkakasala siya. Still, kung para sa iba, ang layo. Ako niyan, sino ang point ko lang dito? Standing on sin not. So, sinasabi tayo, ibig sabihin, may expectation ng Diyos kasi alam niya na kaya natin as much as possible. Okay? So, may pagkakaiban. Move on tayo. Verse 5, sabi dyan, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. So, sa context lang, alam niyo siguro yung mga sacrifices. Hindi niyo pa alam, ito po yung madalas ang tinutukoy po dito, yung mga pinapatay na hayop. Pero pag tinignan niyo sa New Testament, lahat ng mention ng sacrifice, hindi po hayop. Kasi nga, si Jesus lang yung sinacrifice once and for all. Kaya dito, hindi siya bago eh. Okay, sabihin sa New Testament lang yan, eh ano to? Sacrifice of righteousness. Ano yun? Hindi hayop yun. Ano yung sabihin na magsasacrifice ka ng righteousness? Hindi ka hindi magiging righteous, ha? Obviously, hindi. Ano ulit yung sacrifice? Yung mga inaalay, di ba? Sa nung unang panahon, sa Old Testament, napatay, for example, ay baka or sheep na lang, yung madalas, yung lamb. Okay? So, sinasacrifice. Dito sinabi, righteousness. Paano mo i-offer yung sacrifice ng righteousness? So, obviously, maging righteous ka, yun na yun. Sa halip na magkasala ka, hindi na, di ba? Sa halip na magpahinga ka na lang, maglilingkod ka. Ganun yung sabi nun. Ganun yan? Okay. So, anong point dun? Ang point ko dun is, ano sa ba yun? Ayun lang. So, ang sacrifice po, ganito yan. Pag nag-sacrifice ka or nag-alay ka, lagi ba tinatanggap? Alam natin? Alam ba natin yan? Lagi ba tinatanggap? Depende dun sa inalaya mo, di ba? O sinabi sa Malakay, tsaka sa, first, sa Genesis, kay Cain at Abel, di ba? Hindi tinanggap yung isa tinanggap. Sa Malakay, talagang lalo niyang inaano yun. Pag hindi ka tanggap-tanggap, eh. Hindi tinatanggap ng Diyos yan. Masunog man yung hayop na inalay mo, kala mo tinanggap, hindi pala. Kasi ang Diyos na magde-decide later kung ano ka ba, anong klase ka ba. Alam niya kung tama yung puso mo, di ba? Kaya again, ang point natin sa number 4, pag bilong ka doon, no, set apart ka, sa palagi mo, hindi tatanggapin ng Diyos yung sacrifice mo. Patuloy, ang budas example nga, yung ngayon, katoliko nga, nag-pray din eh. Nag-o-offer din. Katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Yung nagluhod pa siya, lumuhod siya from entrance hanggang ano. Mahirap yun. Ibig sabihin mo, tanggap na agad. Ang Diyos na magde-decide. Anak ko ba to? Anong ginagawa nito? Hindi naman ligtas to. Mali pa. Nasa Catholic Church. Ano? Hindi ako nag-church sa Catholic Church, sabi ng Diyos. Actually, hindi niya nga nakita. Hindi, nakikita niya rin yun. Pero hindi niya titingnan niya. Wow, galing naman ginagawa mo. Wala eh. So, kaya ang point dito, yung mga godly, tsaka yung bilang dito special group na to, ano daw? Makasa ka, ito ay tinatanggap ng Diyos. May righteous, justified, yung righteous or justified and accepted yung kanilang offering. Yun yun. Diba? Gusto nyo ba hindi tanggap, reject yung offering nyo? Anong feeling nang nireject yung offering mo? Kahit naman, kain ka naman, no? Kain ka naman. May mga taong maselan. Diba? Huwag na kayo magtatampo. May kumala, may ano yan, sakit ako sa ganyan. Hindi ako makain ng chip na gano'n. So, parang nakakainsulto, di ba? Kaya si Cain, yun. Kaya yun, nagkasala si Cain. Dahil doon, hindi siya tinanggap. Eh, kasalanan naman niya. Oh. Kaya yun ang mga saklap eh. Lalo sa sabi sa inyo, kaya minsan, gusto nating iwin yung mga religious eh. Kasi hayang na sayang yung effort nito. Church-church din sila, mag-offer pa dyan. Kala niya, tinanggap na lang, Diyos, hindi.
Eh, mas no, parang masigurado nung ikaw tinanggap. Kaya nga yung nag-aaralan natin eh. Pero definitely, pag anak ka ng Diyos, tapos maayos yung offering mo, walang makitang ano, mali ba? Ay, kumanta ka dyan, o nagbigay ka dyan, ligtas ka naman, at talagang hindi mo ginagawa yon for, alam mo na, malaki. Ba't di tatanggapin ng Diyos yun? Sigurado yun. Amen? Amen. Sana nakukuha natin. Ha? So, ang ganda nun, di ba? Hindi ka tinatanggihan. Special ka sa Diyos, set apart ka. Hindi yung tatanggi, eh, yan, ano yan? Madalas yung masakit niya pag naniligaw ka, di ba? Siyempre, iba yung feeling siya pag ganyan, di ba? Ay, naku, sakit! Sino naranasan yun? Naranasan niya yan. Kaya sana hindi sa Diyos, di ba? So, ayaw mong, gusto mong tanggapin ka ng Diyos, maganda yun. Privilege yun pag ikaw yung sinasabi kanina na set apart. Yan. Sige, number one, heard. Number two, avoid waste. Number three, able to avoid sin. Number four, righteous and justified offering is accepted. Okay, binago. The number five, yung pa rin, no? Sabi dyan, offer the sacrifice of righteousness. Five pa rin. May sabi dyan, and put your trust in the Lord. So, kinuha ko lang to, ha, yung pag-inano mo, in-analyze mo. Itong taong to, nagtitiwala sa Diyos. Okay ba yung tiwala? May depende. Again, di ba? Depende. Kanino ka nagtitiwala? Anong klase, level ng tiwala mo? Eh, minsan, yung tiwala natin, iba, hindi ng tiwala natin kung kaninong businessman eh. Lalo sa US ngayon, talagang nagkakandara pa rin mga kay Trump eh. Ah, ito, ang galing ni Trump. Ang galing mang asar eh. Totoo rin naman, ang galing niya rin mang asar. Kaso, hindi nga alam nung karamihan, yung mga elite na yan, nagkakaano rin yan eh. So, nag-aasa na lang yan para in-entertain yung mga tao. Eh. Parang Nora and ano lang yan. And, kalimutan ko na. Wala bang modern ganun yan? Basketball, ganun din. Magaling yung ano, parang pinapaikot-ikot ka lang nun. Literal, binobola ka, basketball. Para magbayad ka na, manood ka doon. Siyempre, pag nanood ka doon, maraming. Kung may kita pala sa'yo, pa sa'yo. So, gusto ko sabihin ito, pag yung tamang trust, kaya ang point natin dito, ano yung merong mga na special people na tinutukoy dito, mga set apart, trusted relationship. Yun ang maganda, kasi ang hirap po, again, lagi nakabanggit sa mag-asawa, pag nakakita ko ng ganun, nako, salamat na lang, na-spare ako dito. Amen? Ano yung misis, hindi kami nag-iisip na uy, baka may kasama, may kausap tong iba. Ang hirap ng ganun, no? Nag-iisip ka sa asawa mo, ganun. Uy, baka may kinakausap ko yun, pati nga cellphone mo. Hindi, joke lang. Ang hirap ng ganun, gusto yung ganun. Yung walang tiwala. Eh ngayon, kaya minsan di ka nagtitiwala pag sa ibang tao naman, ha? Na anak mo, depende. Kung anak mo, nakita mo, maayos, wala nang nagawang kalokohan. Tiwalang tiwala ka dyan. Magkano kailangan mo anak? 5,000 po. O ito. Wala, walang tanong doon kasi nagtitiwala na sa'yo eh. Ito niyan. Yun yung parang ano, special ka. Trusted ka, godly ka, set apart ka. Ang ganda nung ganun, ang bilis. Nang ano, ano kailangan mo? Ito po, sige. Yung isang may kiusap pa, magdadahilan pa. Isulat mo, ito pa yung form. O, fill up mo yung form na yan. Pag tinignan mo yung form, application tawag. Ang daming requirements. Walang tiwala sa'yo, di ba? Sa bangko, kunwari, nangutang ako sa ano, pag-ibig, pambihin, nakailang balik ako eh. Baka hindi ka magbayad eh. Di ba? Okay lang yun, ano lang naman yung pag-ibig yun. Pero sa asawa mo, gusto na. O ikaw ba? O, may tabi tayo ngayon. Ikaw ba? Di ba? May mga ganun po. Sorry sa mga bata, pero may ganun. Kaya huwag kang magulat, ayaw tumabi. Duda na. Sa ngayon kasi maraming sakit. Pangit ng ganun, no? Pera. Saan mo gagamitin?
Nasaan yung ganyan? O, ayun na yung ganyan. Magkano yung ganyan? Pag hindi trusted relationship, nakakasal. Men, gusto niyo ba ganun o yung isang sabi lang? Okay na. Eh, dapat doon ka rin. Lalo pa sa Diyos, ha? Sa Diyos pa lalo. Talaga makakasa ka na andun yung protection mo, blessing. Hindi naman kailangan sobrang blessing na hindi mo naman kailangan. O, mas simple itong second to the last, saka last. Dito ko ano yung mga privileges na na-enjoy at meron yung mga special people at ito ko yung set apart. Number one, they are heard. They avoid waste. They're able to avoid sin. Yung offering nila is accepted. Okay? Then, nasa trusted relationship sila, number five. Sarap nun, nasaya nun. Yun ang gusto natin lahat. Amen. And number six, sabi dyan, alas pa ako, ha? There be many that say, marami daw na nagsasabi, who will show us any good? Sino papakita sa atin ng mabuting bagay? Lord, lift up thy light. Lift thou up the light of thy countenance upon us. Sa Tagalog po, tingnan mo naman kami, Lord. Pakinggan mo naman kami. Gawa mo naman kami mabuti. May mga tao daw ganun. Gusto mo ganun kayo? Parang kanina yun, sa herd, eh, no? Hindi ka pinapakinggan. Hindi mo alam kung saan ka kailangan tulong. May mga tao daw ganun. Many. Hindi ganun yung privilege dito. Yung special people na sinasabi ko, set up. Hindi. Sinasabi lang daw para ma-appreciate natin yung iba, ganun. Pero tayo hindi. Dapat. Ano daw? Meron siya. Ito na. Thou hast put gladness in my heart. Sino gusto ng masaya? Hindi lang sayang ano to, ha? Temporary. Parang yung mga bakla, kunwari, masaya. Pero miserable. Hindi ganun. Gladness in my heart. Again, ha? Sincero. Totoo. Sa puso mo, masaya ka. Alam nyo, makikita nyo yung mga taong di masaya sa puso. Ang daling maasa, ang daling munting ano lang, lungkot na, dadabog na. Walang kasiyahan sa puso yun. Yung mga masaya sa puso, kahit ang dami ng problema niya, parang kanina umaga, no? Masaya pa rin. Gaano kasaya ito? More than in the time that their corn and their wine increased. Bonus yan. Alam niyo yung bonus? Si Brad, meron ganyan eh. Kami rin, meron din minsan. Alam yung bonus? Inaasahan mo, ito yung ano mo. Kita mo, kunwari, 10,000 a month. Binabudget mo eh, alam mo, kikita ka sa nalituloy na yun, 10,000. Ay, pag bonus, biglang may, oh, saan galing to? Bonus yan. Eh, sabi dyan, oh, sa ani, ganyan din po yan, oh, ganito kalaki yung land mo. So, every year, ang yield niyan, no, yung harvest mo, sabi natin, 100 sako. Eh, pero this year, pinagpala ka ng Diyos, for whatever reason, alam nyo naman ang mga halaman, di ba? Siguro, matabang, hindi, halaman eh, pero kung paano yung pag-aalaga mo, maganda yung panahon siguro, eksakto. Sa halip na 100 lang, 150 sacks of rice, for example, gano'n, ay, bonus yun. Masaya ka ba doon? Okay na sa'yo 100 eh, di ba? Lord, umaani lang kami. Kumita lang kami, eh may bonus ka pa. Uy, sobra. Ang saya mo noon. Sa amin, ang saya niya mga yan, pag gano'n eh. Sa amin kasi ngayon, sekreto eh. Sa amin dahil sa PLDT, lahat yung ina-announce yun, ini-email, nag-aabang na yung mga ano. Woo! Mga gano'n, saya! Ikaw ba na? Across the board kasi yun. Anyway, masaya ba? May bonus? Amen! Mas masaya pa daw yung nilalagay niya sa puso mo. Amen! Pag ikaw yung bilong doon. Sa mga sinet apart ng Diyos. Kaya ayaw ba kayo dyan? Ang ganda nun, dapat kasama tayo doon. So yun, number six, glad. Yun lang, masaya. Yung iba, miserable, or hindi na miserable, iba, medyo lang, ganun lang. Kaya nakakita ng mga taong ganun, kahit may pagkain. Kakain ka na. Kaya uwi tayo. Ay, nanood tayo. Ay, playground. Ay, saya. Maya. Hindi ano eh. Yung gladness sila kulang. Pag nagkaroon ng problema yon. Hindi katulad ng gladness na meron yung
mga godly na tinutukoy dito. Amen? Last! Parang hindi ka glad. Sino? Tignan nga, masaya dito. Sino masaya? Biglang ngiti naman. Kita yan, hindi nyo kaya dindayain yan. Kaya tanongin nyo yung sarili nyo, bakit, ano ba ako? Anak ba ako ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, ligtas ka, malungkot ka. Ingay. Masaya yung kahapon, may cellphone. Pero pag hanggang gano'n lang yung kasiyahan mo, kulang yun. Kaya gusto kong maging masaya yung ano, sabi nga, blessing yung tao na hindi naman mababaw. Ibig sabihin, pero ano ka na eh, nagtitiwala ka sa Diyos, di ba? Yun ang masaya ako nakikita. Hindi ko yan ano yung gano ka na si Bad mo, may bonus to eh. Pero kita yung ano, kita sa mukha yung sana si Kenneth. At si Balong. May ngiti na si Prince. Nasa ibang bagay yata eh. Bagong bike yan. Bagong bike. Bagong luma. At least bago. Last na. Sige, last na. Ano yan? So, masaya siya. And I will both lay me down in peace. So, dalawang bagay daw. Siya daw ayun na nagpapahinga and then meron siyang kapayapaan. Gusto niya ba yung kapayapaan? Amen. Tingnan ko lang ito nga na. Mayaman ka, okay ba yung mayaman ka? Sabi sa Ecclesiastes, wala pa tayo dito, malapit na, no? E basa niyo dyan sa 5:12, ready, go. The sleep of a laboring man is sweet, whether he eat little or much, but the abundance of the rich will not suffer him to sleep. Sa Tagalog, ang tulog daw ng isang tao nagtatrabaho ay matamis or maganda, ang sarap matulog. Kahit kumakain ng marami, basta nagtatrabaho, di ba? Sino ay magtrabaho dito? Okay na daw yun kasi at least nakakatulog ka ng maayos, sweet. Sleep tight, ano sinasabi dyan? Good night, sleep well. Sweet dreams. Yeah. E paano kung loko-loko ka? Kunwari, meron kang inagrabyado. Kunwari, ikaw si, ano, si Atong Ang. Iniimbestigahan na ako. Meron, ano, kaya si Gubo, di ba? Si Alice Gubo. Ang yaman mo, di ba? Nakita yung pag-aari niya, pinakita doon, tapos yung katabi yung pogo, di ba? Yung ano, compound doon. Binenta namin yan. Lumaki ako sa farm. Hindi makakatulog. Yung sabi sa Bible kasi, kaya balik tayo dito, pag ikaw maayos ka, ginabayan ka ng Diyos, hindi ka kasi nagnakaw, kasi nga, kontento ka rin, ikaw nang binigay sa'yo ng Diyos eh. Sabi natin, bilong ka doon sa godly na tinatawag. Maayos, may kapayapaan, makakatulog ka. Kasi daw, ikaw ay safe. No? Yung kapayapaan, yun yung meron ka. Pero yung condition mo talaga dyan, yung tinatukoy natin yung number 7, safe ka. Hindi ka papatayin kasi hindi naman, ano mo na papatayin nila? Wala na makukuha dito napaka-deserving na makulong din sila o mamatay sila, di ba? So, safe ka ngayon. Kahit di masyadong hindi ka rin mayaman. Hindi sinabing mahirap dito yung anong binasa natin kanina. Sabi lang nun, kumain ka ba ng marami o hindi? Or konti or meron? Or konti o marami? Kasi nga, nagtatrabaho ka, alam ng tao, hindi ka naman, sino yung masarap nakain? Masarap, hindi masarap ha. Yung gustong nakawan ng mga maganakaw. Yung pinag-iinitan. Yung ba yung mga talagang trabahado? Hindi naman eh. Sino yung gusto na lang nakawan? Yung talagang ang init sa mata. Yung alam mo ko na, nakuha lang yung politiko, kunwari, ganun. O kaya nakuha, nananalo sa sweepstakes, yung mga ganun ba? Sarap nakawan kasi may inggit ka, alam mo, hindi niya deserve to, di ba?
Yun ang ano, yung masarap na candy ako, ha? Masarap. Ibig sabihin, parang nakawin ko kaya ito, parang ganun. Eh, ikaw, tama-tama lang, hindi ka pag-iisipan ng ganun. Diba? Nakita yung high, yung inoob, ay, mag-gas-gas na to. Hindi nga nakawin to, hindi mayaman may ari nito. Kaya may safety tayo. Amen? Amen. Napansin nyo dito, mga magandang bagay, pero hindi siya yung tipong ano eh, yung parang pang-elite. Kaya maganda ito yung i-target natin. Iyon yung i-desire natin. Amen? Hindi masyadong mayaman, okay lang, nagagawa mo yung kailangan mong gawin, hindi ka naman kakasakit dahil sa gutom, okay na yon. Amen? Lalo kung ligtas ka, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, eh, bisa mga churches din, nagpapagalingan, para saan? Okay? Magpagalingan ka lang sa Diyos, ibig sabihin na gawin mo yung best mo, alam mo ng Diyos yun. Hindi mo kailangan magmalaki. Yung mga bagay na hindi naman natin alam kung saan nagaling. Ang compromise, baka ganyan. Okay, ulitin ko, things that special people enjoy. Again, special dito is yung ano, godly. Yung set apart na ang Diyos mismo ang pumili. Inalis tayo doon sa lugar na ay, mapapaano ka dyan, mapahama ka, wala kang kapayapaan dyan, magsasayang ka ng oras dyan, di ba? So, kung inalis ka doon, nandito ka. You are heard, you avoid ways, you avoid sin, able to avoid sin, then yung offering mo, tinatanggap, masaya ka, trusted relationship, and then safe. Saya, amen? Gusto mo ba doon? O doon lang sa medyo doon? Kaya nga, inano natin, binenta na lang yung gusto to. Sana yun ang gusto ninyo. Na ang Diyos mismo, ilalagay ka doon, ialisin ka dyan, ilalagay ka dito sa special place. Na wala akong masyadong example naman ako kasi hindi naman ako collector. Dati na kukulik ka ng kung ano eh. Ito, maganda to. Iwalay mo yan dito. Siguro si daddy pag may andin, nagagawa ang daddy. May kambing kang special siguro. Yung six pack. Ay, maganda. Puting-puti. Ayun ko, hindi ko alam eh. Ihiwalay mo yan. Ayun mo mahalo yun sa iba, di ba? So, imagine mo, ganun ka. Sa Diyos pa. Hindi kung kaninong magpe-favorite na hindi naman hindi mo rin nagugustuhin yung anong agenda ng sinong yan. Sa Diyos ka magpaka-special. Amen? Amen? Let us desire to be set apart by the Lord and enjoy it. Actually, enjoy it. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita. We pray na patuloy kami sa series namin sa Psalms, makuha namin sustansya ng inyong salita. I pray na enjoy din ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng favor and maintindihan po namin itong mga bagay na ito, Lord, especially sa paraan na ito yung ma-apply namin. Ngayon po, ang challenge namin ay makita namin yung special kind of people doon na sinet apart niyo, Panginoon. Okay, desire namin yun. Okay, wala napakahirap doon. Wala rin napakadali. But I pray, desire namin yung Panginoon, mga special privilege na yun. Na again, patas naman kayo, kaya niyong ibigay yan. So I pray na maging encouragement sa amin to Lord, hamon din. Now, give us wisdom, Panginoon, safety po, Panginoon, sa mga bagay hindi namin kaya iwasan. Sa inyo po yung maasa, hindi kami napakayama kapag anong security mo naman yan. But I pray na mahali namin yung salita, Panginoon, at tiwala kami sa inyo. And then, ma-enjoy namin, Panginoon, yung mga huwag na masayang yung mga binibigyan sa amin, mga hindi namin na-appreciate, nandiyan na kayo kapayapaan minsan, nagdi-deserve pa kami ng labis-labis. Tawarin nyo kami. At bigyan nyo kami wisdom, Panginoon, again. Ma-enjoy yung mga binibigay nyo. Hindi pa kami part dyan, Panginoon, alam naman namin yun, medyo wala pa yung gladness minsan, hindi namin nakikita, yung safety, Panginoon, sa inyong kalooban, security. Minsan, meron pa kami mga trust issue, Panginoon. Meron din kami mga, minsan, nakikita namin, napansin namin, hindi niyo pinapakinggan yung aming panalangin. Kung ano man ito, Lord, minsan, nag-asayang kami ng bagay sa ibang ng oras, sa ibang bagay, Panginoon, na ba, makita namin na hindi pa pala kami andun sa kagustuhan niya talaga. So, we do our best, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa din. Para ma-enjoy namin ganitong klase ng privilege within this group na
kayo po nag-set apart. So, yun lang po, Lord. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.